mga panibagong features na dapat niyong abangan sa mga Lenovo laptops. Tara, pag-usapan natin ito. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy, at fortunately na-invite ako ng Lenovo para mag-participate sa kanilang Lenovo Innovate 24 na event na naganap dito sa Bangkok, Thailand. Actually, nandito pa ako sa Bangkok at kakatapos lang ng deep dive session namin to learn more about their products. So ano nga ba yung mga bagong features and products na ilo-launch ng Lenovo, especially sa atin sa Pilipinas? At ano ba yung mga dapat nating abangan? Pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below at i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. So yun nga, nandito ako sa Bangkok, Thailand to cover their event, and kahapon lang ay talagang pinakita nila lahat ng mga panibagong products nila, yung mga bagong features nito, at para sa akin yung mga dapat nating abangan para sa Philippine market. First and foremost, yung main na marinig nyo ngayon 2024 pagdating sa mga laptop, or actually sa lahat ng technology, eh yung AI. AI, lahat lalagyan nila ng AI, at isa na dito eh yung Intel Core Ultra. So far kasi, yung AI features ay nakukuha natin sa software, this time ang Intel ay nag-launch ng Intel Core Ultra processor para mas ma-incorporate ang AI mula sa kanilang mga hardware. Ang Intel Core Ultra Processors, para sa mga hindi nakakaalam, ay yung pinakabagong product ng Intel featuring a component specifically designed or optimized para sa AI. Usually kasi yung mga processor or lahat ng processors na nakuha natin ay meron dalawang main component. Yan ay ang CPU at saka ang GPU. CPU, Central Processing Unit, usually para sa mga computations, and GPU naman, Graphical Processing Unit, para sa mga graphical work ng ating mga device. And this time, para sa Intel Core Ultra Processors, eh mag-i-include sila ng pangatlong component, which is the NPU. Yung NPU or Neural Processing Unit, eh magde-deal naman with AI processing na gagawin ng ating mga device. So yung NPU na to, eh yung magde-deal mula sa mga behind the scenes na processing na gagawin ng ating mga devices. At the same time, siya yung magpo-focus mula sa mga AI works na gagawin ng ating mga device. Usually kasi, yung mga ginagawa ng mga device natin ngayon kapag gumagamit tayo ng AI features, eh kinukuha nila yung power mula sa ating GPU at saka sa CPU and minsan mula sa internet natin. Meaning kapag mabagal yung internet nyo, eh mas matagal mag-load or mag-render yung inyong AI feature. O kaya naman kung offline nyo ito gagamitin, eh dahil hindi nga optimized ang GPU at saka CPU natin for AI features, eh talagang very taxing lang ito to the point na minsan nahihirapan or bumabagal nga yung ating mga device. Actually, nararamdaman ko to kapag nag-generate ako ng images sa Photoshop kung saan talagang ang laki ng kinakain na memory nito mula sa aking laptop. However, with the presence of the NPU na specifically catered talaga for AI, eh mababawasan nito yung workload mula sa ating CPU at GPU. So mas makakapagtrabaho tayo ng maayos, mas mabilis, nang hindi talaga nararamdaman yung workload na ginagawa ng AI features natin. This will result to a device na mas responsive, mas mabilis mag-formulate ng mga answers, mas mabilis mag-render ng images, giving you a much better battery life overall mula sa inyong laptop. So hindi lang siya specifically for AI programs or apps, pero overall, improving your laptop's performance. Ang good news dito, Lenovo will be launching new laptops with the Intel Core Ultra processors ngayong 2024. So kung sakaling gusto nyo mas ma-automate or mas mabilis or mas better lang overall ang laptop nyo, definitely check out yung mga panibagong ilo-launch ng Lenovo sa Pilipinas. Moving on, syempre may mga specific na laptop din na nilaunch ang Lenovo mula dito sa event na to, at ito yung mga key features nila. So meron dalawang main segment ang Lenovo, yung kanilang mga work laptops, which is yung mga yoga books or yoga laptops, and then yung kanilang mga gaming laptops kung saan nandito yung mga Legion gaming laptops at saka yung mga Lock gaming laptops. Syempre unahin muna natin doon sa mga work laptops nila. So for yoga books, this 2024, aside from getting the Intel Core Ultra processors, eh makakakuha ang ilan sa mga laptop nila ng Lenovo PureSight Pro o kaya Lenovo PureSight OLED. This means a much better screen kung saan mas marami yung colors na ma-render nila, mas color accurate screens, giving you a much better experience overall. Tsaka syempre, bagay for work, especially if you're dealing with graphical design, graphical work o kaya rendering work mula sa inyong mga laptop. Of course, yung mga laptops nila, especially yung mga main ones na ilo-launch nila, will feature Dolby Atmos at Dolby Vision para mas better lang talaga yung viewing experience natin mula sa ating mga laptop. And then, inintroduce nila yung kanilang Yoga keyboard for a much better typing experience para sa inyong mga laptop. Mas maganda yung key travel, mas malaki yung keycaps, so a much better typing experience overall.
Furthermore, they're also introducing Lenovo AI Engine Plus. Sabi ko nga, madaming AI features talaga this year. At ito naman yung software nila na meron pang sariling chipset para mas ma-maximize pa yung AI feature kung saan i-automatically niyang ipa-fine-tune yung performance ng ating laptop based sa kung paano tayo magtrabaho. Siyempre, this will result not only to better performance mula sa ating mga laptop, pero better energy efficiency as well, resulting to a better battery life. Moving on, yung isa pa ay yung Lenovo Creator Zone na makakatulong para sa mga ginagamit yung laptop for graphical design or graphical works. Kasi no need to subscribe to any other platforms, ito na yung kanilang in-house software providing yung AI-generated images. Tinry ko siya and definitely magagamit nyo to, especially kung nasa graphic design kayo. No need to download, no need to subscribe, no need for internet, which is a big deal para sa karamihan sa atin. Most of these available features will be available offline at yan eh dahil nga sa Intel Core Ultra processors. Ito mga features na to ay magiging available din mula sa kanilang mga Lenovo Legion laptops. At kung into gaming naman kayo, eh makakatulong din ang Lenovo AI Engine para ma-improve ang inyong gaming experience. Much better yan, giving you more frame rates kapag naglalaro kayo ng games. So, mas mamamaximize nyo ang inyong gaming experience nang hindi nyo in-overclock ang inyong mga laptop. Fortunately, allowed pa rin kayo na i-overclock ang inyong mga Lenovo gaming laptops. So, kung sakaling habol nyo na talaga na best of the best or ma-maximize ng sobra yung hardware nyo, hindi naman kayo pinipigilan ng Lenovo dyan. When it comes to gaming laptops, yung feature na talagang hinighlight nila yung kanilang tinatawag na Cold Front Hyper Chamber. With this, iniba nila yung architecture ng kanilang mga laptops kung saan yung exhaust nila imbes na palabas yung hangin, ginawa nilang paloob. Basically, iniba nila yung direction ng mga fans nila at dahil dito, sinasabi ng Lenovo na mas may improve nito yung thermal management ng kanilang mga laptops overall. With Cold Front Hyper Chamber kasi, dahil mas paloob yung kanilang hangin, mas malaki yung surface area na tinatamaan ng kanilang mga fans, leading to a much cooler device. So kung papansin niyo yung mga panibagong gaming laptops na ilalaunch ng Lenovo, mawawala na yung mga exhaust sa kanilang mga tagiliran at mainly nasa likod na lamang. Personally, hindi ko na-test yung mga laptop nila para talaga ma-vouch ko kung nag-work ba ito. Pero very confident naman ang Lenovo sa panibagong design na to dahil with the Cold Front Hyper Chamber, nagawa nilang mas manipis or mas maliit na very slight ang kanilang mga gaming laptop. In addition pa to their confidence, meron silang panibagong extreme mode para sa kanilang mga gaming laptops, which is mas mataas pa sa performance mode dahil ganun na talaga sila kakampante na kayang-kaya ng kanilang cooling system na i-maintain ang temperatures kahit pa naka-overclock yung inyong laptop. Finally, their laptops will be featuring displays na merong 100% DCI-P3, meaning kung ginagamit nyo ang inyong gaming laptop not only for gaming but also for graphical design or graphical work, definitely bagay sa inyo ang kanilang mga panibagong gaming laptop. Kasi hindi lang performance ang mabibigay nila, kundi color accurate screens din but still with high refresh rates. Overall, yung mga panibagong gaming laptops na makuha natin from Lenovo will be featuring better displays, better performance, better form factors, and also better thermal management, mga bagay na mahirap na sabay-sabay makita mula sa isang laptop kahit na 2024 na. So if plano nyo kumuha ng laptop ngayon 2024, definitely check out the latest laptops from Lenovo. So kung ang question nyo, magkano nga ba ang mga laptop na to? Unfortunately, hindi to dinisclose ni Lenovo during the event. However, I do expect na medyo mas mataas sila ng konti mula sa mga nakasanay nating laptop given all the features that we are getting. If ever na-interesado kayo, abangan nyo na lang sa kanilang website or abangan nyo din dito sa channel ko. Hopefully, ma-feature ko ang mga laptops na to kapag naging available na sila. Yun na masabi ko mula sa mga nakita ko at experience dito sa Lenovo Innovate 24 event. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to lalo na kung naghahanap kayo ng laptop ngayon 2024. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.